Jeron, Ate Jeric, at ating mga kausapo dito sa The Bottom Line. Susan, maraming salamat. Ikaw ba, are the kind of mother na gusto mong alam mo kung halimbawa sinong nililigawan ng aking anak, sinong barkada ng aking anak? Yes, yes. Uh-huh. Particular kami doon kasi siyempre gusto ko rin yung makilala kung sino yung nililigawan. So gusto mo dinadala sa bahay? Gusto ko nakikilala ko. May girlfriends na ba ang dalawa? Wala ngayon. Focus muna sa studies at sa basket. Pero may kasabihan na no girl will ever be good enough for my sons. Yes. Parang perfectionist. Siyempre, pag-anari tatalungin, hindi ba? Oh, pero meron na bang dinalang nililigawan kay girlfriend ng iyong mga boys na talagang sinabi mo sa iyong mga anak, ayaw? Actually, nakikilala ko sila, pero hindi naman sa ayaw kasi ang ayaw ko yung makakasira sa pag-aaral in basketball. During games, may mga kwento na sobra daw na sobrang stress ang pinagdadaanan mo. Grabe. Nag-start pa ng na-injure si Jerry, tapos nag-meet sila sa finals, hanggang na-extend pa ng 1 week yung game 3. Yes. Sobra, hindi na ako makatulog kasi hindi ko alam kung sino tayo. Yeah, ano, but what do you do? Wala na, nakikipag-ano lang ako sa mga friends, tika, kape tayo. Para ma-ilabas lang yung tension. Kasi nahirapan kami. You are in the venue, for example. Tapos, hindi alam na ikaw ang ina ng Teng brothers. Tapos may nag-heckle, mga hecklers. Nakikipag-away ka? Misang gaganon lang ang katitingnan ko lang. Hindi na. Hindi mo na masyado pinakatulang. Lalo na pagbata. Oh. Kasi hindi may iwasan eh. Di ba, maraming mga ganon. So, pag pinatulan mo lahat, dami mong kaaway. Tama. Ano parati ang ipinapaalala mo sa iyong mga anak? Stay humble lang. Pinalo mo ba yung mga bata nito nung mga bata pa? Oo. Talaga. Kwentuhan mo nga kami, anong klaseng bata si Jeron? Anong klaseng bata si Jerry? Si Jeric makulit yan eh. Like for nagsisimba kami ng kunyari isang Sunday. Ikot ang ikot yan, parang hindi mapakali sa upuan. Like, si Jeron naman, sobrang tahimik. Iwan mo 3 oras, nandyan lang siya. Nakaupo lang siya, hindi siya tumatayo, hindi. From the very start ba, mahilig na talaga mag-basketball yung dalawa? Si Jeric lang. Kasi manunod siya NBA, tapos mamaya bababa na siya doon sa baba, may court kasi. Maglalaro na siya, gagayahin niya yung mga style. Si Jeron kasi wrestling dati. Kaya wrestling, pala ganun kalakas? Wrestling yung gusto niya eh. Okay. Which is nagagalit ako sa kanila pag nag-aano kasi siyempre baka mamaya matamaan yung katawan. Okay. Pero wrestling niya sila before, nagagalit ako. As a mother, Susan, your children are involved in a contact sport. Nasasaktan, nai-injure. What do you go through pag nakikita mong nasaktan, nasiko ang anak mo? Actually, kung hindi intentional, part of the game yan eh. Na which is naranasan ko naman kay Alvin, sa husband ko, na part of the game. Pag hindi intentional, talagang may manggaan. Kasi kung di, mag-jackstones ka na lang, di ba? Tama. If you were to compare your children to their father as basketball players, paano mo sila ikukumpara? Kasi si Alvin kasi that time, nag-PBA siya. Robocop. Defensive lang siya. Defensive, magaling dumipensa, pero hindi siya more on dribbling, more on, ano yung tawag, tagagawa ng scorer. Okay. Itong mga dalawang bata, si Jeric at si Jeron, scorer kasi, so magkaiba. Magkaiba, nagkakatulungan yan. Pero hindi mo pwedeng masabing mas magaling ang isa sa isa. Sinasabi ko sa kanila, kasi may mga nagsasabi, uy, Alvin, mas magaling yung mga anak mo sa'yo, ah. Sinasabi ko sa mga anak ko, gagaling na kayo sa daddy niyo pag nasurpass niyo yung PBA niya na 15 years. Anong reaction niyo pag sinasabi ng mom? Siyempre kami, we're just very proud na may dad kami nag-guide sa amin na maabot na 15 years and... The best trait of your dad, Jeron, ikaw? Siguro yun ang sinasabi ng dad ko palagi sa amin. And kituruan niya kami yung bata pa. Yung sabi ng dad ko, dati daw parang wala siyang talent. All he had is hard working. Sobrang hardworking talaga ni daddy talaga, kaya siya nag-last sa PBA. When you look at your children, Alvin, how proud are you? Una ba,
masaya ako dahil yung hindi ko nagagawa nung araw, nagagawa nila yung hindi ko nagagawa. Yung talagang din ko na era mas magaling yung mga anak ko eh. Lahat ng mga tinuturo ko, tinuturo ko sa kanila yung hindi ko nagagawa. Yung pinahirapan ko sila na konti. So, yung itong mga bata sumusunod eh, mga bayot naman ito. Kahit yung nakikita ko, hirap na hirap. Sumusunod talaga siya, gusto talaga na matuto rin. Susan, nung kapanahon ni Alvin, habulin ba siya ng babae? Hindi. He was a quiet... Kasi pagka sila... Ang buhat po siya niya nung... I mean, buhat pa rin ngayon, ha? Kasi pag PBA player, kasi tama yung sinabi mo. Di ba? Na parang artista eh. Sila yung lalapit. Lapitin? Kahit na hindi ka pagampuhan, lalapitan ka. Oo. But Alvin, what... He is very good looking. I mean, was it easy? Was it a hard life? I mean, to have been the girlfriend and eventually the wife of somebody very, very famous? Hindi naman. Hindi naman din masyadong maano to eh. Hindi masyadong labas ng labas eh. O takot lang? Hindi mahilig kumimik, in other words. Hindi mahilig. Oh, hindi mahilig. Importante sa mga bata na nakikita nila yung klase ng buhay ng mga magulang. Oh, diba? Kasi yun ang kanilang model eh. At saka ayaw ko, tinuro ko rin sa kanya yung one at a time. Mag-girlfriend, one at a time. Ayaw ko nung madami kasi binanay sila. Na huwag manlalo ako ng babae. And that's real ah. Ngayon lalo na nang kayo'y nagkakapangalan, sumisikap. Diba ang daming lumalapit? Marami ah. Cherry. Hindi. Hindi nga, but you know, that makes a lot of sense coming from your mom, na ikaw lang yung ang... Nanay. In terms of favoritism, I know this is not the first time that you guys are talking about it. Paano nyo binabalance, Susan? Hindi ko pinapakita sa kanila na ano, na ito favorite, ganyan. Isa sinasabi lang nila, like si Jeric, favorite ko yun kasi kabukha ko, lahat ng gusto ko, pareho sa kanya. Gusto rin niya. Sabi ni Jeron, the last time I spoke to him, mukhang paborito ng money si Jeric at naman ni... Kasi Junior, di ba? Is that a problem to you guys? Do you feel one is favorite of mom or dad? Hindi naman. Siguro more lenient. Pero may... Doon lumalabas yung favoritism. Pero okay na naman sa amin kasi we're... Nga, as a family, we're very close talaga. Na, like, I think wala namang higitan sa amin between us and Jeron kahit... Kaya tanong mo parang wala kaming, there's no bad blood between us. Sino ang mas magaling sa inyong humawak ng pera? Sino ang mas galante? Sino ang mas kuripot? Alvin, kung merong isang kaugalian ka, isang trait na ayaw mong mamana ng iyong mga anak, ano yon? Ang makasagutan sa pagbabalik po ng pera.